Ngayon talaga pagtalo ko sa mga tao. Kasi nasuportahan ko dyan, nagpaglaban talaga ako. Mga natiniran ako pag si Mayor ang nagawag ngayon. Binibigyan nila ng pangit na imahe. Itong buong Pasko na to lang, tubig to kita. Dapat yung Pasko. As in, water to lahat. Lado na lang, lahat to tubig. Walang bahay pang tubig. Kapagtataka. Okay lang po. Saka mas maganda yung sitwasyon namin ngayon dahil kasi ano na malinis na, hindi katulad dati na sobrang daming basura ngayon, sobrang ganda na ng Pasko ngayon. Nasa puso ni Mayor yun, di ba? Ang pagtulong sa mahirap at yung layunin na magkaroon ng bahay ang lahat. Kasi naranasan niya maging mahirap yun, kaya nga, bilib talaga ako sa kanila yun. Matitigas ulo! Totoo lang, matitigas ulo nila, tsaka sinisiraan pa nila si Mayor. Pero mo, ano pa sinasabi? Nandiyan na nga sila, binigyan na nga sila ng pabahay. Samantala kami nga nandito, hindi kami binigyan ng pabahay. Nandun kami kay Mayor sumusuporta. Hindi ba nila naisip? Sino ba may nagpagawa niya? Di ba si Mayor? Tapos sinisira pa nila, may nagpa-vlog ba? Si Mayor, ganito ganyan naman ang dami nasabi nila. Ang sarap na ng buhay nila, oh. Ngayon lang, disenteng bahay. Disenteng bahay. Oh, hindi lang po sa taga sa iyo. Sa buong Pilipinas. Yes, yes. Di ba po? Yes po. Hi, Mayor. Love you, Mayor. Ang dami po talaga mahirap dito sa Pasko na nangangarap na magkaroon ng babahay. First time in history nagkaroon ng ganong klaseng project. Oo, maraming project sa Pasko, tulad ng pabahay, gawad kanina, pero naiiba yung kanya. Mayor pa lang siya, nagawa niya na yun. Nung ako, nabigyan ng pagkakataon, inuna ko tao. Dahil sabi ng nanay ko, aso nga, tagahanap ng masisiruhan kapag umuulan. Tao pa kaya? Yes, ko, maraming salamat kung pinaganda mo yung Pasko. Pinasaya mo po kami. Bakit kayo pinasaya ni Mayor? Siyempre, pag naganda niya talaga yung Pasko. Kita niyo tulukin, libagin, paniling bata. O, ganyan din ako dati. Hey, wala naman kami pinagkayo eh. Kaya ang katagumpayan ko, katagumpayan din ang mga anak ninyo. Dahil pag nangyari sa akin, pwede na rin mangyari sa mga anak ninyo. Pwede? Kayo mga barangay chairman, pag kayo naligaw pa ng landas, hihilingin ko sa mga nasasakupan ninyo, ulo nyo naman. Ah, tanungin ninyo, nasaan sila ng pandemya? Please, panatag ako. Ngayon, magsasalita ako. Huwag na huwag ninyong pagkakatiwalaan yung mga biglang lumalabas. Hindi naman taga Maynila. Kung gusto nyo matuloy ang mga yan, huwag na huwag kayo nagpapaniwala kay Marites. Diyos ko, alaman ngayon mga kababayan, may mga politikong hindi natin nakita panahon ng pandemya, biglang lumalabas ngayon. Naku, Diyos ko, at nagdagaling-galingan. Ako'y paalala lang ha. Kaya pakiusap ko sa inyo, ito naman ha, mga batang Maynila, huwag yun ang ibibigay sa mga luma. Ako po, Diyos ko, santo. Huwag nyo sayangin. Yung naramdaman ng anak ko na nakita ang mundo magaganda, kaya ginawa ko magandang Manila Zoo na matikman din ang mga anak ninyo yung natikman ng mga anak ko. Yung natikman ko na kahirapan nung araw, huwag matikman ng mga anak ninyo. Yung natikman kong servisyo ng pampublikong ospital, huwag nyo nang matikman. Matikman ninyo yung natikman namin nung may pera na kami. Matikman din ang ordinaryong tao. Yan ang pangarap ko sa bawat isa sa inyo. May gobyerno, nagtatrabaho gobyerno. O, ang kulang na lang yung utaw, yung kusang disiplina, alasakitan sa isa't isa, pag-uunawaan sa isa't isa, pagmamalasakit sa mga bagay na ginagawa ng pamahalaan dahil sa kapakinabangan ng tao. Kaya ito'y naalay namin sa iyo. Okay, mag-alala, hindi ko kayo iiwan. Tuloy lang. Gusto niya tuloy-tuloy lang? O, huwag na kayo babalik sa Patras. Subukan na natin yung mga yun eh.
Di ba? O, yun lang ang payo ko. Payo ko lang yan bilang ama ninyo sa lungsod. Kasi kilala ko po yung mga yan. Kilalang kilala ko po yung mga yan. Wala pong magandang intention yan para maglingkod sa inyo. The mere fact na hindi natin sila nakita nung kasagsagan ng kampanya, wala silang mabuting intention para sa atin. Ang intention lang nila para sa pamilya nila at politika nila. Yun ang maliwanag na intention. At huwag na tayo bumalik sa bulok. Bumabangon na tayo ng duty. Marami pang pwede mangyari. Marami pang pwede maganap. May kabubuti ng mga saling lalim. Ayaw nyo? Talikdan ninyo si Marites. Kasi si Marites ang nagdadala ng COVID. Kasi ilawin na talsik na talsik. Kaya ingat lang tayo, ingat. This is our city. It belongs to the people of Manila. It belongs to you. Lahat ang pinangako ko na 10 taon na ganap, 2 taon lamang. Sa atin ito. Sa mga batang Maynila ito. Hindi ito para sa mga dayo. At dumarating lang dito paghalalan. Ito ang syudad natin. Syudad ng mga anak natin. Syudad ng saling lahi natin. Ugat ng pinagmulan natin. Kaya mag-ingat kayo. Mahirap ang buhay kasi itatawid namin kayo. May awa ang Diyos, makakaraos tayo. I love you. Nag-aaral po si Mayor ang paborito ng mga kulaman. Dahil pa lang po yan, nakatulong na po sa pamilya ko yan. Sana po ng Panginoon, noon po yung pinas sa kapit. Kapurayo pa rin. Konsyel pa lang po yun. Nakalang. Konsyel pa lang po yan. Nakatulong na usap po. Kamilya po yan. Iiwan ko sa inyo pangarap, ang iiwan ko sa inyo pag-asa, dahil pagdating ng araw sa awa ng Diyos, nabigyan ninyo ako ng pagkakataon, meron kayong singiling sa akin, dahil yan may susuklian ko ng pagiging masinop, mainam at epesyenteng iraos kayo, itawid kayo. Saan po kayo pupunta na eh? Dito sa barangay. Ano pong kukunin niyo sa barangay? Pamasko hanggang ni, ano, yung may. May pamasko sa inyo? Opo. Ano masasabi niyo kay Mayor? Salamat, Mayor. Salamat, salamat. Ano ba yung mga binigay sa inyo ni Mayor, ma'am? Noong nakaraan? Opo. Ano? Ganun din. Gatas? Bigas, sardinas. Gatas na yun? Gatas. Vitamins? Mayroon po. Mahal na mahal niya si Mayor. Opo, mahal-mahal po si Mayor. Pag mahal niya po ang isang tao, ano pong gagawin niyo? Iyakapin ko siya. At kung ano man ang kanyang hihilingin na ibuto ko siya. Yan, thank you po. Ko Mayor. Kayo po una kay Mayor. Opo. Mahal po kayo ni Mayor. Opo. Kasi nung nakita ko ni Mayor noon, doon kami namigay din ng food pack ng bigas. Nakita ako, sinisir-sisir ang muka. Ay, si nanay! Pinanggigilan kayo ni Mayor. Opo.
hindi ko talaga siya makakalimutan. Ano po yung naramdaman niyo po nung inakap kayo sa pinanggigilan kayo ni Mayor? Eh, masayang-masaya. Wait, naiyak po kayo. Mahal-mahal si Mayor po. Mahal-mahal niyo po? Opo. Mahal-mahal din po kayo ni Mayor, kaya lahat po gagawin niya para po sa inyo. Opo. Bubutuhan ko po siya. Madadala niyo po ba? Wala ko kayong kasama? Wala. Kaya niyo po mandalin? Kaya ko po po. Iaahin ko lang. Talagang hindi na maalis sa inyo si Mayor? Hindi. Thank you marami, po, Naya. Marami na siyang nagawa na tulong sa mga mahihirap katulad namin na senior na hindi na marunong panarbaho, hindi na kaya magtarbaho. Tapos, bigat. Talagang gagawin po ni Mayor para po sa inyo po. Isa na yan na tulong sa amin ng mga senior. Kasi hindi na kami mapahanap buhay kung magugutom kami kung wala si Mayor. Malaki po ba talaga ang tulong ni Mayor sa inyo? Opo, malaki-malaki. At saka si chairman dito, ang bait. Mabait din po yung chairman niyo po. Ang bait ng aming chairman. Opo. Sasabihin ko na, hindi, bigyan niyo siya na bigas. Parang si Mayor din po. Opo, pag lumapit lang ako, mamimigay ka agad siya. Nakakatawa naman po niyo. Ang dami na pong nahahawa ni Mayor sa kabutihan niya. Opo. Thank you po na. Ingat po kayo. Ano nasasabi mo sa ginawa ni Mayor Isko dito? Masaya po dahil napalinis sa buong buong Maynila. Maganda ba? Masaya ka ba? Si Papa mo, isa siya sa naglilinis sa Maynila? Opo. Ano masasabi mo sa Papa mo? Nakakatuwa, no? Gumanda yung Maynila dahil sa tulong ni Mary Isko at katulong yung Papa mo. Papa. Ano sasabihin mo sa kapwa bata mo pag namamasyal dito? Anong mensahe mo sa kanila? Sana po, ano po, hindi po sila magana. Saka po, maganda po dito, promise po. Ano masasabi mo kay Mary Isko? Salamat po dahil natulungan niya na po yung Maynila. Salamat po dahil meron po kami pasyalan at nalangin sa buwang yung bahay pa. Salamat din sa'yo. Boy, Isko ka? Apo. Naniniwala ka ito si Isko? Apo. Ako si Isko. Yeah. Naniniwala ka? Yayaman ka pagdating ng araw. Opo. Oh, bakit? Kasi po, nakakapag-aral ako ng mabuto sa ano po, nagsisita pa ako ng araw. Ah, nag-aaral ka? Okay. Ikaw si Isko? Okay. Bakit ikaw si Isko? Kasi po, ako po yung batang Maynila na po nagsisita pag-aaral para yung mama. Kilala mo si Mayor Isko? Okay. Alam mo kayo ito ng buhay niya? Okay. Batang Willis ka? Kaya nagsisikap ka. Mag-aaral. Kaya mong marating yung narating yung Mayor Isko? Kaya po. Apir. Isko ka, di ba? Apo. Oh, ikaw si Isko? Ako si Isko. Thank you, ha? Parang isang palaginip sa sandaling pag-itlip. Lumuwag, luminaw ang kanyang masigit. Kalat at lumina. Niligpit at nilinis. Sa dalawang araw inalis ang bahay at lumis. Trahedya ng pandemya. Gutom ang dalang. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Crisis na karamdaman ng atin. Bagong ospital mabilis na tinayo para impeksyon ay mapatid. Dahil nang mahirap saan pakikinggan, kundi sa tao nang ganun din ang tinaanan. Matuloy na pagsikat, may antiksiyang pag-usad. Ito na ang Maynila. Mahal nating siyudad. Maynila, bilis kilos.